Brav. Good morning, guys. Today is February 21, Friday. So today is my off. Kaya may time din ako mag-vlog. Well, actually, halos 2 months na rin ako nakakapag-vlog. So ang last vlog ko was yung December 24 na Christmas Eve. Medyo puyat pa ako today. Hindi ko naman yung iPods ko. Ang aking panangbuo ko na parang old airport. So anyway, for today's vlog, gagawa ako ng isang vlog na i-share ko lang sa inyo kung ano yung lifestyle ng isang overseas living workers na kagaya ko. So ngayon, usually, ang ginagawa ko sa stress day ko pag wala naman talaga akong pupuntahan or any lakad sa araw na to, lumalabas ako ng ganitong morning para maglakad-lakad, para mag-exercise. And since ginutom ako today, maghahanap na lang ako ng mga kain. Kasi, so ngayon, hanap na lang ako ng kakainan kong breakfast for today, but unfortunately, ang pera ko is 20 reals na. So hahanap ako ng kakainan na worth 20 reals. So saan aabot ang 20 reals ko? So let's go! Say hello to my girl. Hi! I'm on my way. Where have you been? Wait. You work? I will go outside. I will eat. Wow. I only have only 20 riyal. So I will look for a restaurant to eat for only 20 riyal. Masalam. See you. Bye. Ako sa labas. Actually, alas 8 pa lang. Parang tirik na yung araw. So, ang maganda lang dito sa accommodation na tinitirahan. Malapit siya sa lahat. Very convenient siya. Like, paglabas mo, meron na siyang mga restaurant. May makakita ka na ng may laundry shop. Meron dito mga coffee shop also. Tapos meron din ditong barber shop. Maraming malalapit dito. Kung gusto mo magpadala ng pera, may remittance center dito. So, ito yung place. Nagpapakita ko sa inyo. Area na to, maraming mga ano dyan, establishments, like merong may McDonald's, may Yellow Cab, tapos may laundry shop dyan, tapos doon may bakala. Bakala ang tawag dun sa isang mini grocery store na kung saan marami kang mabibili ng mga Filipino products, iba't ibang products. Tapos meron ding bakery dun sa bandang yon. Tapos dito sa bandang to, ito yung workplace ko. May mga gym din dyan. Tapos may mga restaurant. Guys, while looking for the restaurant to eat, sa mga nagtatanong kung ano ba ang buhay dito sa Qatar, well, compared sa Kuwait, since sa experience ko sa Kuwait, ang Qatar kasi is more open eh. Like, halimbawa sa Kuwait, walang mga nightlife, like yung mga bar, sa mga hotels. Dito kasi, open na open yung nightlife. So, pwede kang mag-bar mga around 7. Usually, mga 7 evening hanggang 2 a.m. yung nightlife dito eh. So, usually, pag gantong oras, masarap maglakad-lakad dahil nga malamig. So, ngayon, dito sa Qatar, medyo ano pa, malamig pa yung panahon. May pagka-winter pa. Pero, once na nag-summer dito, kahit mga alas 8 ng umaga, hindi ka makakalabas dahil sa sobrang init. Alam mo yung init na hindi sa nanggagaling sa sikat ng araw, kundi yung init na nanggagaling sa hangin, tsaka yung singaw. Parang just imagine sa lahat. O, katulad nun, sabi niya, nice daw kabayan. Diyos ko. Yung mga ganyan, huwag na lang pansinin. Kasi, once na pinansin mo sila, doon sila matitrigal na pansinin ka ulit kasi iniisip nila na interesado ka. So, ganoon talaga. Pero napaka-safe ng lugar na to, guys. So anyway, ayun nga, sa summer, nidrop kasi ako ni Kuya, nakakalokas na. Iba ang summer kasi dito eh. Pag ang summer dito, umaabot ng 50 degrees. So, sobrang init kahit sa gabi or kahit sa umaga, like alas 6 ng umaga. Sobrang init ng singaw. So, napaka-humid pa. So, it's not safe. So, it's better to stay at home during summer. So, ayun, normal lang naman, guys, yung may mag-a-approach na yun ng Arabo dito. Oh my God. So, medyo ingat-ingat lang din. Pero hindi ka naman nila gagalawin kasi
Ganun lang naman sila eh. Akala nila porket mga naglalakad ka, gusto nila ng something na ganun. So, ayun. No first, medyo takot ako. Pero ngayon nasanay na, I'm getting used to it. So wag lang pansinin kasi WhatsApp yung sin mo sila. Doon sila mag-i-interact sa'yo ng bongga dahil iniisip nila na interesado ka rin sa kanila. So ayun, malapit na ako sa... sa pupuntahan ko. So sana yung mga friends ko nandun na rin, maghihintay. So andito na ako sa area na to, yung Amsalal Muhammad Trading. Kung saan maraming mga Indian restaurant dito or affordable na kainan. Pero usually kasi ang mga mga pumupunta dito yung mga Bengali tsaka mga Indian people. So, andito ako ngayon sa tea time. So, dito kami kakain. So, itatry natin yung mga food dito. Ito kasi yung kilala as the best karak here in Qatar. So, sa lahat ng mga hindi nakakaalam, ang karak is like a masala chai na it contains like para siyang may milk na may halong at ginger. So, itatry natin yun. Actually, may kasama akong dalawang bakla. Kaso ayaw nila magpakuha ng ano. Kasi may pagkakautangan sila sa Pinas. Ito rin yung chai na tinatawag nila. Ito yung harap tea na isa sa mga mabentang isa sa tea time. Tignan natin. Oh my god, so refreshing. Nahihintay ko lang yung in-order ko. Sabi nila, ang perfect combination ng chai na to is yung paratha cheese. Ito siya. Sa halagang 1 real, meron siyang cheese sa loob. Mahirap lang dito pag gumagawa ka ng vlog sa ibang lugar. Tingin lang kanila parang sa halagang 15 riyals, so meron na siyang fries tsaka sandwich. See? Apat na piraso, so hindi ko siya kaya ubusin. Yun nga lang, dito sa tea time, walang masyadong malaking table. Parang kakain ka lang dito. Parang burger machine sa Pinas. Pero arte ka pa ba? Ang parap.
10 riyal only? Yes. Thank you. Thank you, my friend. So ngayon, tapos na akong kumain. So uuwi na, babalik na naman ako ng accommodation. So nag-taxi lang ako for 10 riyal kasi nga medyo mainit na. So ayun guys, hindi ko naman mai-share ko. Sana nagkaroon kayo ng idea kung ano yung mga affordable na restaurant na pwedeng kainan dito sa Qatar. So, thank you so much for watching.